mga dapat tandaan sa pagwa-wiring or cable pulling. Kumusta kayo? Sana ay safe kayong lahat. Again, this is Mars TV. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. Alright, sa video na ito ay ating aalamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng wiring installation. Itong video na ito ay ang pinaka part 2 doon sa una kong in-upload tungkol naman sa dapat tandaan sa pagli-layout ng exposed electrical conduit. So kung hindi mo pa napanood yung video na yon, please panoorin nyo. Ilalagay ko din sa description box yung link ng video na yon. Okay, bago yan, let's have some short introduction about wires na common na ginagamit sa projects. Kagaya ng residential, commercial, industrial at high-rise building, particular para sa lighting at power system wires. Alamin natin ang kanilang mga characteristics, properties at ampacity. Ano nga ba ang ampacity? Ampacity is the maximum current that a conductor can carry continuously under the condition of use without exceeding its temperature rating. Anong ibig sabihin nito? Sa simpleng paliwanag, ito ang limit ng kuryente na kayang dalhin ng iyong wire conductor para hindi mag-deteriorate or masira ang insulation ng iyong kable or wires. Merong certain temperature rating ang wires, depende sa klase ng materials at size na kayang mag-withstand sa heat na maproproduce during continuous normal operation. Mas malaki ang load, mas malaki ang kuryente na dadaloy dito. So kailangan mo din lakihan ng kable na gagamitin mo. Maraming dapat i-consider si electrical designer sa pagpili ng tamang wire na gagamitin. Isa na rito ay kung copper or aluminum wire ba ang gagamitin at sa klase ng insulation materials like TH, HN or thermoplastic high heat resistant nylon coated wire kung saan ito ang madalas na gamitin na klase ng wire or cable. Ang mahalaga ay masunod ang approved electrical plans or design lalo na ang schedule of loads at dapat under the supervision of licensed electrical practitioner during the implementation of roughing ins and wiring installation. Siyempre, mahalaga din na ang quality of works at standard codes ay strictly implemented. Bawal ang bara-bara. Sabi pa nga ng iba, mas mabuti na ang manakawan kaysa sa masunugan. Merong dalawang common na unit na ginagamit sa mga sukat ng wire. Ito ay ang AWG or American Wire Gauge in American Standard at ang Squared Millimeter in SI or International Standard. Tandaan din natin na mas malaki ang AWG number, mas maliit ang wire size conductor. Meaning, palaki ng palaki ang AWG number, paliit naman ang cross-sectional area ng wire. Tingnan natin ang table na ito galing sa PEC or Philippine Electrical Code. It shows different sizes of wires or cables and its respective ampacity rating depende sa type ng wire materials, insulation at material conductor, kung copper ba or aluminum. Alright, punta na tayo sa implementation. Bago magsimula ng wiring installation, number 1 na dapat tandaan, siguruhin tapos at maayos ang roughing ins nito. Approve dapat ng engineer at electrical inspector ang roughing ins to make sure na tama ang sizes ng conduits na nakakabit bago mag-proceed ng wiring installation. Pangalawa, provide work request for wiring installation para ma-check din ng inspector kung tama ang reference plan nyo bago magsimula ng wiring installation. Naka-attach sa work request ang lahat ng necessary documents katulad ng approved plans, load schedule, technical specs ng materials, at siguraduhin provided yung factory test reports for continuity para sure na walang putol yung kable. Pangatlo, siguruhin walang sharp edge sa mga raceways like conduits or cable tray para iwas damage sa cable insulation habang nagbabatakan. Pang-apat, gumamit ng GI wire as a guide for wiring installation and cable pulling. Pang-lima, gumamit ng approved pulling compound para swabe ang batakan. Huwag gumamit ng kung ano-anong materials or compound na maaaring makasira sa insulation ng conductor.
Pang-anim, sundin ang tamang color coding ng wires as per requirement. Mahalaga ito for maintenance purposes. Pang-pito, siguruhin walang joints or putol sa bawat sirkuito, lalo na sa malalaking kable or feeder lines dahil maaaring maapektuhan ang insulation resistance nito. Pang-walo, gumamit ng wire connector or wire nut sa tuwing mag-i-splice kagaya ng sa lighting dropping sa mga junction box or square box. Pang-siyam, mag-iwan at least 250 mm minimum length or depende sa location ng terminal lugs or equipments at para sa tamang looping ng wires. Pang-sampo, make sure na takpan ang lahat ng pull boxes pagkatapos ng wiring works. Ito ay para maiwasan ang nakawan at sabotahe. Number 11, conduct insulation resistance test after the wiring work or bago ang termination sa mga breaker or equipments. Kailangan maipasa ang insulation resistance test ng cable according to requirement minimum reading in mega ohms ng project. Testing shall be witnessed by third party representative or as per required by the owner. Number 12, mag-submit ng inspection request sa construction management na naka-attach ang necessary documents like approved plans, load schedule, material specs, at approved test result ng insulation resistance test. So paano? Alam nyo na yung mga dapat tandaan sa pag-wiring. Basic lang, di ba? Kailangan lang sundin ang mga basic steps na nabanggit. Kung meron pa kayong suggestion or mga dapat idagdag sa mga natalakay natin, mag-comment lang kayo sa baba. Hanggang sa muli, ito si Mars TV. Stay safe and God bless.